Magandang araw po mga kaibigan. Welcome po muli sa Ruel Camia TV at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa atin pong channel. Ngayon po ay 27,700 na po ang ating subscriber. Maraming pong salamat sa inyong pag-subscribe at sa patuloy pong pagsubaybay. Ngayon pong araw na ito, likay magmerienda. Hindi ko po alam kung alam niyo po itong kinakakainin ko rather. Ito po ay sa amin po sa Cavite, ang tawag dito ay maruya. Opo. Ayan, alam niyo po yung maruya. Malutong, no? So, napakasarap. Ito po ay gawa sa kasaba. Po, simpleng-simple lang po ang paggawa ng meriendang ito. At ito po ang akin pong gagawin ngayong araw. Ipapakita ko po sa inyo. Paano po magawa ng maruya? Actually, pwede po itong pang negosyo. Kung kayo po ay nasa Pilipinas ngayon, mura naman yata ang kasaba sa atin. Ay, sorry, ho, hindi ko po sigurado, pero tatlong ingredients lang po ito eh. Napakasimple. Asukal, kasaba, at saka kung may milk. Okay po. Yun. Pero nilagyan ko po ito ng twist. Nilagyan ko po ng grated young coconut. Kaya makikita nyo po, yung pong loob niyan ay meron pong, ayan, may buko. Yan po yung pinaka-twist niyan. Napakasarap po mga kaibigan. So ngayon po, huwag natin patagalin. Ayoko po kayong inggitin. Hali po kayo at atin pong gawin, panoorin paano gumawa ng maruya na kasaba. Sa paggawa ng maruya na gawa sa kasaba, ang ating gagamitin ay itong kasaba. Grated na ito. Nabili na yan sa supermarket. Meron pong nabibili dito na ganito na po. Gayet, ano tawag doon? Add or grated na. Lalagyan po natin ng konting twist para po yung atin pong maruya ay medyo maglasang buko. Ito po ay shredded coconut. Young coconut. Yun pong buko, hindi po nyog. Ho? Yung nyog kasi ay matigas. So ito po ay buko. At lalagyan po natin ng sugar para sa matamis at evaporated milk. Yung iba po hindi na naglalagyan ng evaporated milk. Yan po ay optional. Pero para lang po maging mas malambot yung atin pong maruya, gusto ko po mayroong gatas. So, ayan lang po yung ingredients. Lalagyan po natin ng mamaya po, pipirituhin natin sa mantika at iyon po ang ating maruya. Samahan nyo po ako at ating gagawin. Ayan na po yung grated coconut. Ay, coconut. Grated cassava. Sorry, mga kaibigan. Tapos, eto na po yung grated young coconut. Sinala ko po, inalis ko po yung sabaw, ganun din po sa kasaba. Para po hindi naman magtubig. So, ihahalo po natin yung pong ating young coconut. Ang susunod naman po, maglalagay tayo ng 1 cup ng sugar. Yung pong iba, ang ginagamit nila ay brown. So, okay din po yung brown sugar. Pero wala po tayong brown sugar, eh gamitin na lang po natin ay white. Ayan. Pagkatapos po ay ating imimix ang atin pong kasaba at ang atin pong young coconut. Mix lamang po natin at pag na-mix na po natin, alam niyo po, pwede niyo pong tikman yan. No? Pwede niyo pong tikman kung sa tingin niyo okay na yung inyong panlasa para sa tamis, eh pwede na po yan. Kung gusto naman po ninyo, di kayo diabetic at gusto nyo pa ng mas matamis, pwede naman pong dagdagan pa yan. Pero yan na po yung sa akin pong mga experiences ng paggawa nito, okay na po yon para sa dalawang pack ng kasaba, isang cup ng sugar. Yan. Ang susunod naman po ay ang evaporated milk. Ayan, yung iba po, condensed ang inilalagay. Pwede rin naman po yon. Pag naglagay kayo ng condensed, bawasan nyo po yung sugar. Or, wag na kayong maglagay ng sugar. So, nasa sa inyo po yon. Pero again, para medyo floppy ng konti, ay lagyan nyo ng evaporated milk. Ayan, so ganyan po yung magiging consistency niyan. Hahaluin nyo lang ng hahaluin. At pag nahalo na po ninyo, ay ililib nyo lang saglit yan. Mga 5 minutes and then pwede na po tayong magpainit ng atin pong
mantika sa kawali. Mga kaibigan, optional po ito. Kala ko po wala na akong vanilla extract. Meron pa po pala. So ito po ay optional. Pwede nyo pong lagyan ng at least isang kutsara. Eh, isang kutsara na lang po itong natitira. So at least isang kutsara po ng vanilla extract. Ayan. So huwag po natin ibuhos lahat. And then haluin po natin uli. Para lang naman po yun sa additional flavor. Maganda rin po yung lasa ng vanilla. Or rather, masarap ang lasa. Okay. Ready po tayong gumamit ng mantika or butter. Or kung gusto nyo po ay margarine. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. So, ito po ang gagamit nating scoop. 1/2 cup. At yun po ang isang serving nating gagawin. Pa-flat nyo lang po para naman mapantay ang luto. Tapos medyo hinaan lang po natin ang apoy. Huwag po natin ilagay sa high. Ayan. Ayan mga kaibigan, ganyang kalaki. Opo, medyo pantay po yan. Ayan. Or mas malaki yata yung isa. Kasi po hindi masyadong na-flat. Ating maruya. Ayan po, nabaliktad na natin ang ating pong unang salang ng maruya. Hindi lang upantay yung ating pagkakaluto kasi yung kala natin, yung ating kawali masyadong malaki. Yung ating apoy ay hindi masyadong nasasakop yung buong kawali. Ayun. Paliwanag pa yun. Anyways, yan po yung totoo. Mas maganda po kung pantay yung kala ninyo para pantay yung luto. Ganda na ng kulay, oh, mga kaibigan. Parang napakasarap. No? Yung pong iba, nilalagyan po nila ng maple syrup. No? O kaya naman, gumagawa sila ng special dipping sauce. Halimbawa, yung gata, no po, lalagyan nyo po yung, ipakukuloy nyo yung gata, lagyan nyo konting sugar. Yun po, maganda po yung dipping sauce sa usawan niyan. Pero okay na naman po lasa, kaya pwede na pong walang dipping sauce. O kaya naman, kung kursunada ninyo yung gatas na malapot, hindi kayo diabetic, sausaw niyo po sa gatas na malapot, okay din po yun. Yan, pangalawang salang na po yan. Ito po yung unang hango. Parang gusto ko na pong tikman, pero hintayin na natin mamaya. Hintayin na natin maluto pa yung iba. Yan. Yan na po yung pangalawang salang. At napit na pong maluto. Yan na po mga kaibigan. Yan po ang ating maruya.